As of January 17, ang current lineup na nasa Kalamba Bubble ngayon ay sina Justin Chua, CJ Perez, Kiefer Abena, Isa Akgo, Matt and Mike Nieto, Ray Suerte, Javi Gomez Delianyo, Dave Aldeponso, Justin Baltasar, Calvin Optana, William Navarro, Ken Marcarino at ang naturalized player na si Angelo Kwame. At may makakasama pa silang mga PBA player sa pool pero sa ngayon ay hindi pa natin alam. Pero nasaan na nga ba ang dalawang player na maganda ang pinakita sa nakaraang window ng FIBA Asia Cup qualifier na si Dwight Ramos at si Juan Gomez Delianyo? Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas Assistant President na si Coach Ryan Gregorio ay ang dalawa ay ahabol sa training ng ating Gilas Pilipinas. May balibalitang nasa California pa itong si Dwight Ramos at mukhang naabutan ng travel ban. Samantala si Juan Gomez Delianyo ay tinatapos pa ang kanyang dental procedure para makahabol sa training ng ating national team. Hindi naman dapat mag-alala ang ibang mga fans dahil mukha namang nagpapakondisyon sila. Ang lahat ng player na papasok sa Kalamba Bubble ay automatic na isa-swab test bilang pagsunod sa safety protocol ng ating gobyerno. Samantala, ang makakalaban ng matindi ng ating Gilas Pilipinas sa South Korea ay nahihirapan na sa kanilang paghahanda. Ayon sa kanilang head coach na si Kim Sang-sek, ay bukod sa nahihirapan sila sa pagpili ng mga player, ay nahihirapan din sila kung mag-iensayo ba sila o maghahanda dahil hindi raw nila alam kung matutuloy ang susunod na window dahil sa COVID-19. Matatandaan na binigyan sila ng ultimatum ng FIBA na hindi sila makakasali sa World Cup kung hindi sila makakasali ngayong window dahil hindi sila sumali nung nakaraan. Matunog pa naman ang balibalitang magpapadala sila ng malakas na team dahil gusto nilang manguna sa Group A at makabawi na rin sa nakaraang window na hindi sila nakasali. Kaya gusto nilang malaman sa FIBA kung matutuloy ba talaga ang laban sa February dahil nakapili naman na raw sila ng mga player na ilalaban sa ating Gilas Pilipinas, sa Indonesia at sa Thailand. Ayon pa sa head coach ng South Korea ay meron silang 24-month pool list ng combination ng mga young player at pro player na galing sa KBL at pag-iisipan nila kung ano-ano pa ang gusto nilang gagawin. Aware raw sila sa Pilipinas na gusto silang talunin kaya medyo nahihirapan sila sa ngayon sa preparation. Balak naman ni Coach Kim Sang-sek na idagdag sina Yang Hong-sok, ang 6'6 forward na maganda ang ipinapakita ngayon sa KBL. Song Yu-chang, ang 6'7 ng KCC Aegis na malakas din sa loob at labas ng court pero nakadepende pa rin raw ito sa desisyon ng kanilang mga coaching staff dahil balak talaga nila na malakas na team ang kanila ipangtatapat ngayon sa third window ng FIBA Asia Cup qualifier. Sina mga ka-BM, isang mabilis na update lang sa ating national team at sa South Korea na rin. Hanggang sa muli.